Good morning mga makalista. Umuulan ngayon dito sa amin. Andito ako ngayon sa Smash Repair Shop. Ayan o. Sa Hughes and Gibson. Pipikapin namin yung Land Cruiser na pinagawa namin at nabangga. Ayan, papakita ko sa inyo. So ito yung Land Cruiser na pinagawa namin mga makalista. Ayan. Bagong bago. Ito yung na-damage eh. Na-damage ito. Pinatambal nila yan. So, skate check muna natin. Ayan, bago lahat. Pati ito. Na-damage ito. Ayan, oh, bago to. Stainless. Oh. Bagong-bago siya, ski. Ski. Bagong-bago siya. Pero sana sinama din nila ito. Hindi man nila sinama ito. Nakakainis naman itong mga smash repair na ito. Nangalawang pa ito. Naka nitro. Ayan yung smash repair na yan. Oh. Hughes and Gibson. Maraming pinapagawa na kotse dito mga makulista. Mga makulista, ayun na nga, kinuha namin ni Jaja yung sasakyan namin na pinagawa sa Smash Repair Shop. Pag-usapan natin, magkano ba ang gastos kapag nagpapagawa ka ng sasakyan dito sa Australia, at saka ano yung insurance na dapat mong bilhin kapag mayroon kang sasakyan. So, magastos ang may sasakyan dito sa Australia mga makulista. Unang-una yung pinagawa namin ay yung Land Cruiser Prado. Napakamahal nun mga makulista. Kung bibili ka ng Land Cruiser Prado, talagang napakamahal. Kaya depende sa presyo yung insurance mo. Kaya bumili kami ng comprehensive car insurance. Halimbawa mayroon akong nabangga na sasakyan, ako ang may kasalanan, so babayaran ng insurance namin yon. O ako yung nabangga, sila ang may kasalanan. Takbuhan man ako nung nakabangga, at least covered yung sasakyan. Kapag hindi ko nakuha yung details ng nakabangga sa akin, ako magbabayad dun sa excess na tinatawag. Pero bago tayo pumunta sa excess, ang binabayaran ko sa insurance ko ay mababa lang, $75 per month sa car insurance, yung comprehensive. Pero yung excess mga makulista, napakamahal. Kagaya na lang itong Land Cruiser, ang binayaran kong excess nung pinagawa ko yung sasakyan ay $2,000. Napakabigat mga makulista. Dahil nga yung insurance ko ay mababa yung monthly ko. Pwede namang pababain mo yung excess mo. Let's say sabi mong 900, 700. Pero yung monthly insurance na babayaran mo, instead na 70, pwedeng umakyat sa $100. Or more per month. So bakit ba kailangan ng excess mga makulista? Kailangan kasing ng excess kapag magkiklaim ka para hindi naman abusuhin nung mga may-ari ng sasakyan. Let's say halimbawa nabangga ako today, wala akong babayaran na excess. So anytime gusto kong ipagawa, and then tomorrow nabangga na naman ako, gusto kong ipagawa. So malulugi naman yung Smash Repair Shop at saka yung company. Para maiwasan ang pang-abuso sa pagkiklaim ng insurance, kailangan magbayad ka ng excess. So yun yung mga isinaalang-alang mga makulista. Kapag ikaw ay masasakyan sa Australia, yung car insurance mo monthly, kailangan kumuha ka ng comprehensive car insurance. Mabangga ka man o makabangga ka, ay makukovered yung sasakyan mo. Tapos yung excess na binabayaran mo kapag magkiklaim ka, tapos yung registration ng sasakyan yearly, so umaabot ng mga makulista, mga $600 yung registration ng sasakyan. Tapos kung yung sasakyan mo ay less than 5 years old, kailangan mo ring ipa-inspect kapag magpaparehistro ka. Tinatawag na pink slip ang inspection ng sasakyan para makapasa ka, bibigyan ka ng certificate na roadworthy o safe i-drive yung sasakyan mo, ay nasa $40. And then lastly mga makulista, yung tinatawag na compulsory
insurance, yung green slip. Yung green slip naman, kapag nakabangga ka, may mga na-damage ka na property, ang magbabayad dyan yung compulsory green slip insurance, or mayroon kang tao na nabangga at nagkaroon ng disability, yung green slip insurance ang magko-cover nito, mga makulista. So yun lang, sana may natutunan kayo about sa pagkakaroon ng sasakyan dito sa Australia. So please share this video, mga makulista. Nabubulon ako. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Bye.